Magre-react lang po sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tangina, promise, hindi ako magmumura. Nabalitaan ko na may kakampi na pala yung coronavirus. Nak ng teteng talaga yung mga kababayan natin. Alam nyo ba kung ano yung kusino yung mga kakampi ng virus? Yun yung mga taong palalo. Yung mga taong hindi sumusunod sa batas. Sila pa yung mas marunong sa batas. Tangina, hindi lang sila yung may pamilya sa Pinas. Ako nasa UAE ko ngayon. May pamilya ako doon. Kung ayaw nilang sumunod sa batas at gusto nilang padamihin ang virus, sila na lang. Huwag na silang mandamay. At pag dumating yung panahon na nanginginig na sila dahil may tama na sila ng virus, sinong lalapit sa kanila? Yung maski yung anak nila, yung pamilya nila, hindi sila lalapitan dahil mahahawa din. Ilalayo sila ng doktor. Sino yung data? Sino yung sisisihin nila? Si Duterte na naman, nagdala ng virus sa Pinas. Mga loko-lokong mga kababayan natin. Sobrang talino eh. Mas marunong pa sila sa batas. Sinabi ng lockdown eh. Gala pa ng gala, wala daw kakainin. Anak ng... Yung pagkain, dyan magaling mga Pilipino eh. 1 month lang yan, kayang-kayang iraos yan. Anong gusto nyo, yung 1 month kayong hindi kakain o yung isang pamilya ng isang miyembro ng pamilya nyo yung mawawala dahil sa katigasan ng ulo nyo? Lahat ng bansa may mga lockdown na rin. May ibang bansa na lockdown, mayaman pa, di ba? Di ba ninyo naiisip, mayamang bansa nag-lockdown? Dahil ganon kaseryoso ang virus. Hindi ho nagsisinungaling ang virus. Mas seryoso ngayon dahil may kakampi na. Yung mga taong tatanga-tanga, mga taong nagmamarunong pa sa batas, sila na yung maging tagagawa ng batas ngayon. Gusto nila sa buhay nila. Gusto nilang paramihin ng virus. Sila, lumabas sila. Sisisihin pa yung militar, mahigpit daw. Ang tatangam. Kaya nga may bantay eh. Pag pinalabas lahat, edi baliwala rin ng lockdown. Buti sana kung hindi kayo naabisuhan. Meron namang ayuda ang gobyerno natin, huwag kayo mag-alala. Sinabihan niya ang bawat local government, simula sa barangay, magbigay ng ayuda. Buti nga kayo may ayuda dyan eh, dito sa amin eh. Paano pag ni-lockdown din kami dito? Aasa lang din kami sa sweldo. Siyempre ganun din, magtitiis sa loob ng isang buwan. Sana nga wag mangyari dito. Mahirap talaga pag hindi sumusunod sa batas. Yung iba dyan na inuuna pa nila yung tiyan nila ngayon. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta huwag kayong mandamay. Unahin nyo yung tiyan nyo ngayon, tapos kinabukasan, poproblemahin nyo yung kabaong na gagamitin nyo. Diba? Mas masakit isipin yun. Yung tiyan nyo ngayon, pwede yan eh. Pero yung magdudusay mga kamag-anak nyo, dahil sa katangahan nyo mismo, yung mga nagbabaliwala sa virus, naku po, parang binaliwala nyo na rin ng buhay. Yung buhay ng mahal nyo sa buhay. Ha? Yung buhay ng mahal nyo sa buhay, precious yan eh. Pag nawalan kayo ng isang kamag-anak, isang anak, ano na, buong buhay nyo nang dadamdamin. Baka magbitay na kayo eh. Dahil sa katangahan nyo. Tsaka yung virus na to, hindi to yung basta sipon lang na virus. Na isisinga mo lang, okay na. Singahan ko kayo eh. Kukulit nyo eh. Tingnan ngayon dito, sobrang higpit na rin. Kabababa ko lang ng bus, nag-provide na sila ng mask. Nag-provide na rin ng sanitizer. Ganon sila kaseryoso. Dito, ang ano dito, news blackout dito palagi. Malalaman mo lang sa kapitbahay ang balita. Pero wala kang mapapanood.
patalasan na lang ng pakiramdam. Pag ang katabi mo umubo na may kasamang kahol, ayun na yun, tumakbo na tayo. Pero seryoso ha, mahirap makipagsabayan sa virus. Hindi natin kaya yung virus na yan. Pag mahina ang immune system natin, lagot na. Lalo na yung mga may edad na madaling tamaan. Kaya mag-ingat dapat. Pag sinabi ni Duterte, sa bahay lang tayo, sa bahay lang. Makinig tayo sa lolo natin. Binoto natin yan eh. So, alam niya kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya makinig tayo, sumunod sa batas. Makialam. At huwag tayong tatanga-tanga. Huwag magmarunong. Napakahirap ng ganyan. Yan ang pinakamatinding kalaban. Yung sarili natin. Nagmamarunong pa tayo. Nakaligtas nga tayo. Yung mahal naman natin sa buhay. Ayun ang nadali. Mahirap, no? Kami rin dito, ganun. Kaya yung mga makukulit dyan, kooperasyon naman. Kooperasyon na lang tayo. Hindi namin masisisi, no? Huwag na tayo magsisihan kung tayo magugutom. Para sa kaligtasan naman ng buong lahat to eh. Magtulungan na lang. Tapusin natin yung isang buwan. Diba? Para bumalik na sa normal ang lahat. Kami rin dito nahihirapan, hindi normal dito. May mga fast food na sarado ilang araw na, ilang weeks na. May mga nabalitaan din ako na mga Pilipino na positive. Oh, hindi naman natin sila kilala, pero ingat na lang para hindi tayo mapadamay sa kanila. Hanggang dito na lang ako, mga kabayan. Mag-ingat po tayo sa koronang ito. Pagkat hindi lahat po ng corona ay kumikinang. God bless all. Kaya natin to, matatapos yan.